Hey guys! Welcome to my channel! Ngayong araw ay gagawa tayo ng masarap na udam. Gawin natin itong lutong ito sa isdang maya-maya. So, stay tuned! Manood lang kayo dyan! Hanggang matapos ang ating video! Prepare natin ang malinis na isda. Tapos lagyan natin ng kalamansi. Mga 7 pieces yung ilagay ko. Pwede rin pong lemon yung ilagay natin. Mas masarap kung may lemon tayo. Yan, pigain lang natin yung katas. Isama na rin natin yung balat. Dapat po hugas na hugas yan at malinis ang ating pagkahugas. Yan, isama po natin. Tapos lagyan po natin ng toyo. Kahit ano pong toyo ang gusto nyo, soy sauce na gagamitin nyo, pwede po. Tapos mix lang po, be sure na malinis po ang ating mga kamay. Nagugas na po ako ng kamay dyan. So lagay lang po natin na ganyan para mag-mix po yung kanyang pag-marinate. So, pwede nyo na rin po itong takpan ng plastic wrapper, cling wrapper, or kung wala naman, ito yung sa akin kasi wala ko available na cling wrapper. Kaya, inilagay ko po siya sa tupperware, tapos tatakpan at imarinate po natin siya ng 1 hour. So, ilalagay ko po to sa fridge for 1 hour, at least 1 hour. So, sama po natin yung sa pinagmarintinta natin. Yan yung mixture. Sama po natin. Tapos tatakpan ko po ito. Ilalagay ko sa fridge for 1 hour. Pailit lang tayo ng oil. Tapos i-fry natin yung ating white onions. Medyo translucent na yung ating sibuyas, yung ating white onion. Ayan, i-remove natin siya. At yung mantika, dyan tayo magpa-fry ng ating fish na na-marinate after 1 hour. Ipa-fry naman natin yung ating fish, yung maya-maya na isda. Ipa-fry natin dito sa mantika na pinagisa natin ng ating white onion. So, baliktarin lang natin hanggang sa maluto yung kabilang side. I-fry ulit natin yung natitirang fish hanggang sa maluto lahat ng na-marinate natin na isdang maya-maya. Kapag napito na natin lahat ang fish, so babawasan natin yung ating oil or yung ating mantika kasi magigisa tayo dito ng ating garlic. Yung bawang natin, igisa natin dito sa para yung lasa ng fish nandoon, nandoon pa din. So, ayan, konti lang yung oil. Lagay natin yung ating bawang.
gisahin lang natin. So, ilalagay ko yung aking powdered pepper. Yan, halu-haluin lang. Tapos, ilasalain natin yung pinagmarinita natin para hindi sumama yung mga buto-buto at saka yung balat ng calamansi. Mix lang natin. Pag kumukulo na, lagyan lang natin ng oyster sauce. Nasa inyo yung panlasa kung gaano ka ano sa panlasa nyo. Hindi na ako naglagay ng asin dito guys kasi maalat na rin naman yung soy sauce at maalat na rin naman yung oyster sauce. So, hindi ako naglagay ng asin. Nasa sa inyo po kung gusto nyo pa maglagay ng asin. Pag kumukulo na, ilagay natin dito yung ating isdang na prito. So, ilagay natin lahat. So, takpan lang natin mga 5 minutes lang po. After 5 minutes, ibabaliktad natin para yung kabilang side naman yung pakukuluan natin ng 5 minutes. So, ibaliktad lang natin lahat. Dapat po nasa low heat lang tayo. Mahinang apoy lang po tayo para hindi masunog yung ating sabaw. Or rather, yung sauce natin. Sa pagkakataong ito, ilagay na natin yung ating onions kanina. Lagyan lang natin ng konting onion leaves. So, tatakpan lang natin ng saglit at ready na ang ating ulam! Ito na ang ating ulam for the day! So, gawin natin ang ulam na ito sa isdang maya-maya at mapapa-andi rice ka talaga! Yummy! Happy eating! Thank you for watching everyone! Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para lagi kang updated sa bawat video na aking i-upload. See ya! God bless everyone! Ingat palagi! Bye! This is Rina's Kitchenery signing out!